Dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 22 ng Nobyembre at ating ipinagdiriwang ang paggunita kay Santa Cecilia, isang dalaga at martir. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang. Paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 7 anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae, kasing tapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa siyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbibigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan, ang siya ring lumikha ng tao at ng lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang inyong hininga at buhay. Yamang hindi ninyo inalintana ang sariling buhay dahil sa kaniyang kautosan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito ng ina ay isang pag-aglahi sa kanya
kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak ng babae na talikdan ang kaniyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin pagkakalooban pa ng mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napahinuhod ang ina nang kausapin ang anak bilang pag-uyam sa malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. Tatlong taon kitang pinasuso, pinalaki kita at pinag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, ano pang iyong hinihintay, Haring Antioko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng pagpapahirap sa mga Hudyo. Ngunit tandaan mo, hindi ka makakatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Paggising ko sa poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog sa iyo humihibik. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako, ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinhaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tigi-isang salaping ginto at sinabihan sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang mga taong ang mga kababayan, kaya pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, Panginoon, ang salapin ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya, mabuting alipin. Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5. At sinabi sa kanya, pamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit. Sinabi mo kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana'y may tinubo ng puhunan ito. At sinabi niya sa mga naroroon, kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto at ibigay sa may 10. Panginoon, siya po'y mayroon ng 10 salaping ginto, wika nila. Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kung aayaw akong maging hari nila, dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana at sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Ano pong ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Sa mabuting balita ngayon, habang tayo'y papalapit ng papalapit sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Kristong Hari ngayong darating na linggo, tayo ay inihahanda ng mga pagbasa upang tingnan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at kung paano natin ito ginagamit. Bahagi ng mabuting balita ngayon ang pagsasabing lahat ay pinagkatiwalaan, ang mga alipin ay binigyan ng kanya-kanyang mga salaping ginto. Pare-parehas may biyaya, pare-parehas may ipinagkatiwala. Saan po nagkakatalo? Sa kung paano natin ginagamit. Ang mga alipin, ginamit at nagkaroon ng kanya-kanyang tubo. Pero meron ding iba,
hindi ginamit at itinago. Paano ninyo ginagamit ang biyayang bigay ng Diyos? Kung ang pinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay pagiging magulang, paano ka nagiging magulang sa iyong pamilya? Ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay ang pagiging pari. Paano ako nagiging pari sa sambayanan? Ang iba sa atin ay pinagkatiwalaan ng pangangalaga sa ating mga magulang, sa mga may sakit. Paano ka nag-aalaga sa mga taong nangangailangan? Mga minamahal, huhusgahan tayo sa kung paano mo ginamit ang ipinagkatiwala sa iyo. Yan ba'y talino? Yan ba'y talento? Yan ba'y yaman? Yan ba'y paglilingkod? Yan ba'y pagmamahal? Lahat. Paano mo ginagamit? Wala pong gumamit ng ipinagkatiwalang biyaya na naging sanhi ng sakit at problema ng iba. Kung ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo, ginagamit mo ng maayos, iisa ang bunga niyan, ang kabutihan ng ibang tao. Pero kung ang biyaya ay ginagamit mo para sa iyong sariling kapakanan lamang, huhusgahan ka kung paano mo ginamit ng pagiging makasarili ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Dito nakakabit yung malaking at matandang kasabihang wala ka namang madadala sa iyong hukay. Totoo po iyon. Oo't mayaman ka, paano mo ginagamit ang iyong yaman? Eh kung ang yaman mo ay nakatabi din lamang sa bangko at hindi mo ginagamit sa kapakanan ng iba, kung ikay damot na damot, kung hindi ka tumutulong, huhusgahan ka sa huli kung paano mo ginamit ang iyong yaman. At hindi lamang lahat sa yaman. Paano mo ginagamit ang iyong pangunawa? Paano mo ginagamit ang iyong pagpapatawad? Paano mo ginagamit ang iyong pagtulong? Lahat. Lahat ng ginagawa natin ay husgahan kung paano natin ginamit ng maayos. Kaya nga po, ang hamon sa atin, paano tayo nagiging kapwa para sa iba? Mahirap pong maging kapwa sa sarili. Walang pagiging kapwa sa sarili. Ang kapwa ay laging kapwa para sa iba. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 517. Ang lokal na katesismo dito sa atin sa Batangas. Ang pagtugon sa paghahari ng Diyos, dito'y dapat manguna, ito'y dapat manguna sa ating buhay. Gusto mong makasunod sa paghahari ng Diyos? Gusto mong makapunta sa langit? Gusto mong makasunod sa utos ng Diyos? Ito dapat ay inuuna mong gawin sa iyong buhay. Gusto mong maging mabait sa iba, maging mabait ka sa iyong sarili. Gusto mong magpatawad sa iba, magpatawad ka sa iyong sarili. Gusto mong magmahal sa iba, magmahal ka sa iyong sarili. Hindi ang sabi, ibigin mong iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Ibig kung ayaw mong saktan ng iyong sarili, hindi mo rin dapat sinasaktan ng iba. Kung ayaw mong hindi ka pinatatawad, dapat nagpapatawad ka rin sa iba. Kung ayaw mo nang pakiramdam na hindi pinapansin, dapat hindi ka rin gumagawa ng ganoon sa iba. Eh tayo, marami sa atin, galit kapag hindi pinapansin. Samantalang yung kapatid na kasama mo sa iyong bahay, 20 taon mo nang hindi kinakausap. Marami sa atin, ayaw na hindi natutulungan. Marami sa atin, ayaw na hindi pinapatawad. Samantalang iyong kapitbahay, hindi mo mapatawad hanggang ngayon. Samantalang iyong magulang, hindi mo kinikilala hanggang ngayon. Gusto mong pakitunguhan ka ng iba bilang kapwa? Maging kapwa ka para sa iba. Gusto mong makapasok sa kaharian ng langit? Paghandaan mo ito sa paggawa ng kabutihan. Gusto mong makasunod kay Kristo?
Magmahal ka gamit ang biyayang ipinagkaloob sa iyo. Hilingin natin sa banal na misang ito, mga minamahal, habang tayo naghahanda sa pagtatapos ng kalendaryo liturhikal ng simbahan, habang ating patuloy na pinaghahanda ang kalangitan, hilingin po ninyo kay Jesus na tatanggapin mamaya sa komunyon, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang naghahanda at mapagpakumbabang puso upang sa aking patuloy na pakikitungo sa aking kapwa, palagi kong mapaghandaan ang pagdating mo sa katapusan ng mundo. Yung paghahanda na ginagamit ang aking mga biyayang ipinagkaloob mo, magpatawad, umunawa, at magmahal sa aking kapwa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay maging kalugod-lugod nawa ngayong ang iyong martir na si Santa Cecilia ay ginugunita upang maging kasiyasaya sa iyo ang paghahain ito, katulad ng minahalaga mong pagdanak ng dugo ng banal na mahal mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagmalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kagitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu,
Gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, lito sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw.
kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Yeah.
sa bawat sulok ng mundo, ang lingkod mo'y hanap sa iyo. Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, aking tanglaw, namin ikaw ang kaligtasan. Sama-sama magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakiingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda po sa bandang unahan sa ating main church ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipinagdarasal ngayong buong buwan ng Nobyembre para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Kami din ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa sa paligid ng ating simbahan. May makikita kayong mga information logbook. Bahagi po ng documentation program ang pagpapalawig ng datos at turismong pansimbahan. At ito rin ay alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kaya kung kayo may pagkakataon, pakisulat po ng inyong pangalan at mga hinihinging datos para tulong sa ating documentation program sa National. Bukas po'y 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass at Healing Liturgy na may paggagawad ng langis. Una sa 9:00 ng umaga, pangungunahan ng ating Arsobispo Gilbert Garcera. At sa 5:00 ng hapon, pangungunahan ng isang Vietnamese na pari ng MSP. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Gayon din po ay
Kaugnay niyan, humihingi kami ng paumanhin. Sarado po muna ang ating main church sa pagbibigay daan ng paglilinis para sa paghahanda sa ating pagdiriwang bukas. At sa darating na linggo, ang katapusan ng kalendaryo liturhikal ng simbahan, pagdiriwang ng Kristong Hari, tayo ay magkakaroon ng prosesyon pagkatapos ng alas 6 na gabi na misa. Ang misa po ay dito sa Divine Mercy. Magpuprosesyon tayo papunta sa main church at itutuloy ang banal na oras. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang ating susunod na misa mamayang alas 10 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Gagawin po ang pagbabasbas ng religious articles. Manalang mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin ang kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-unang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang.
Maraming salamat sa inyo, lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, gamitin ng maayos ang mga biyaya. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad na lahat ng mga bansa.